Mobile Legends! TMGTV Balita. Mga isyung pinag-uusapan, mga balitang laman ng pahayagan, impormasyong dapat niyong malaman, tatalakayin, pupusisiin, at hihimayin ni Mario Garcia kasama ang kanyang mga panauhin sa harap ng bayan. Face off! What makes the Manila Times College of Subic one of a kind? The Manila Times College of Subic trains the body, mind, and spirit of students. It develops their skills in academics, arts, and sports. Education plays an important factor in my life. As a student, I believe that a school environment is a place where we learn not only academics, but also learn and acquire skills outside of textbooks and researches. The peaceful environment of the Manila Times College of Subic is what attracted me the most. It's free from distractions and you can really focus on studying. The Manila Times College of Subic is different from the rest of the schools that I went to. The school places a lot of importance in the attitude, values, and social development of the students. Aside from this, the school has appreciation in the arts and music. I play the violin, and the school has a really nice music program. The teachers are really good and hardworking at training me to become a better violinist. The difference between the Manila Times College of Subic and other schools is the school's initiative to develop the students socially through clubs and interest groups. Some of these clubs are Junior Entrepreneurs Club for Future Businessmen, Vision Club for Future Photographers. We also have Glee, Athletics, Youth Ministry, Journalism, Debate, and Dance. As the Student Council President, in this short span of time,
I've already been exposed to different scenarios that made me a better leader. I thank the Manila Times College of Subic for that. What I like about the Manila Times College of Subic is that it's a progressive school which suits the needs of my two boys, one of which has a high-functioning autism. And during the last school year, they have a great time with the activities that they took part of, like swimming, entrepreneurship, and horsemanship. Here at the Manila Times College of Subic, we treat all our students as individuals, unique, with their own potentials. So in our classes, we put together students of different ages and different levels so that they can help each other grow. This is what is unique about our curriculum, about our college. In the Manila Times College of Subic, every student is one of a kind. At isang magandang araw po sa inyo mga kaibigan, we are here in front of you to give you out the best highlights nangyari sa Mobile Legends season last week. At kami ang mga kasama nyo for this recap. My name is Zeus. And I'm Yiko. And welcome to Momentum Esports TV Battle League. So ayun na nga, isang malupet na pagbati sa mga ka-ML natin dyan. Kumusta? Actually, kakadaan lang ng weekend natin, di ba? So syempre, yung mga feeling ko, yung iba dyan, puyat kasi kaka-RG. Ngayon tayo nakita ang bagong possible composition. Feeling ko, si Franco makikita natin sa, ano, sa ranking. Sa mga, yeah, sa mga diba? Upcoming games. Pero yung mga, ano, mga ibang bata dyan, wag nyo itry, wag. Stick with what works. You guys know the meta. Pero speaking of meta, dito natin makikita, ano nga ba ang mga lineups ng mga semi-pro or yung mga amateur teams natin? Especially last week, dahil nagsimula na nga pala. Guys, to remind you, Momentum Esports TV Battle League started last week na agad. That's May 20 to 23. 4 days na agad at from 32 teams. 16 teams na lang tayo. Grabe na pa. This is basically a bloodbath kind of tournament. Parang kung hindi ka mananalo, walk away ka na lang. Kasi talo ka. Wala nang ibang chance. Yep. So, eto. Ang ating naging game number 1 ng ating May 20th fight. So, this is a best of 3. So, that's a battle between RH Impulse at saka Immortal M Wolves. Immortal M or Immortal M? Immortal M. Grabe ang tatake ng mga team names team natin names, dito. Na, pang pang international, pang pro team agad. Whoa. So, okay, this is the first highlight. Usually, yung mga gantong tactics na nakikita natin yung tago muna sa bush, is that a Cyclops? Oh, hindi. Nope. There's no Cyclops. Digi ba yun? Yeah, digi yan, digi. It's a digi fight. Ayun, with a time journey. Sa kong time journey, Zaman Force has been used at Killing Spree. Ang ganda ng pasok nung Harry doon kasi pagkagamit niya ng Zaman Force, time journey agad para masuportahan and yung ayun, si Joel, tinatanki niya lahat. Same yan. Thing. Masakit sa pagmumaka. Pero, so far, yung blue team sa laban na to. Wow, what a comeback! Mga kaibigan, turnaround fight pa pala ang pinakita dito. At nagtakbuhan pa nga yung dalawa Lucas that Zaman Force with a double kill para kay Harry Team. Triple kill pa kay Lark. Ayun naman pala. Ano, ML na ML sila ngayon. Exactly. So, kanina, yung sa fight na yun, may times na yung tatlong members from the blue team, mananalo na sila. Pero, sobrang ganda ng pasok ni Claudon with that blazing duel. Yep, and it's a 7-minute mark time na with a godlike na pala kagad sa ating Harith. Naupo, ayun naman pala. Grabe, ang pinakita rin ni Kuya Lark at another kill pa nga mo. Ang wipeout ba to? Pero, hahabulin. Ayun, wipeout nga talaga. This is going to be a first wipeout, I think, for the side of DHP. Grabe, 7 minutes in, may wipeout. Medyo malupit yung ano ah, yung statement na ginagawa ng red team natin dito, ang RH Impulse, if I'm not mistaken. So, ito na, they're closing in sa base ng kalaban nila. I have got to give it sa Diggy kasi most of the time, yung time journey niya on point. Pero, yung nagsha-shine talaga na with beautiful KDA, yung Harry dito. Kasi, nag-godlike, hindi siya takot pumasok at sumabas. Yep, exactly. At ito naman pala, nakakuha din ng Lord. Kaga naman dito ka ang team red team natin dito sa the killing spree para kay Diggy. Wow, very unusual. Basag rin ang third nila onto the top lane. Same with the middle lane. So, palagay mo, sila ba ang mananali sa game number 1 na to? Feeling ko, oo eh. Kasi dalawa na lang yun nandyan. Tapos up pa yung Zaman Force ni Harith sa time na to eh. Feeling ko lang ah, ewan ko. 2-3 oh. Wow, time journey. Ganda ng timing. Ayan, Zaman Force. Alam mo, tuwing nagsa-Zaman Force yung Harith na to, bakit tumataas yung confidence eh. Bakit alam mo, kaya kong i-dive yan. Malakas yung loob. Confident. Hashtag confident. I can make it, kumbaga. Pero ito na, win yun pala to. We're going to take a look. It's the minion ang nakabasag na rin ng
istorya nila dito. Kung ganon, ibig sabihin ba nun, yung blue side already, ba may win yun na tayo tinatawag? Well, win ba for the team yon or hindi? Kasi team yun yung nagwasak ng base. Oh, diba? Di ba may pa mga talong mo sa buhay? No? But I think they actually do a buy time. Nila, yeah. Buy time lang or zoning out the opponents para hindi ma-clear out yung minion wave na meron sila na nagpo-push sa Nexus Tower ng blue team. And I think it's a one-side fight for them. It kinda was. Kasi it was under 10 minutes. So, kanina ko pala in that highlight, that was actually Bugbug o Dignidad versus Dream High Gaming. So, yeah. Just kinda put that out there. So, one-sided fight, yes. But I guess sa side ng losing team, it could possibly be because they left Harith unattended. Ayun din ang ano ko. Kasi diba, 6 or 7 minutes bilang nag-godlike siya. Triple kill pa nga eh. Oo, diba? I saw the triple kill. Pero I think, well, this is a best of 3 fight. So, we don't know if Bugbug o Dignidad can make it to can tie this series into a 1-1 or baka matutusin siya. Pero here we go. Pwede natin ang ating game number 2 for this fight, mga kaibigan. So, Bugbug o Dignidad, which is onto the red side naman ngayon. At ang Dream High Gaming naman ang nasa blue side. So, alam mo ba, according to statistics, there's a 76% chance of the blue side winning. Wow! 76, ha? Pero syempre, hindi niya 100. So, may odds din yung red team. Siguro dahil sa pag blue side ka, first pick. Kaso, ewan ko ako kasi minsan gusto ko second kasi iba yung makakasecure ka ng dalawang picks agad. Exactly. Hindi yung, nowadays, sa meta ngayon, exactly, yes. Pero, I think kung ikaw ang first pick din naman, dapat utakan mo din siya na hanggang umabot sa second and third pick mo, dapat available pa yung mga hero. Tama. So, baka RNG mo na lang din yun eh. No? Bigayan na lang. Siguro kung bigayan na lang din kung sakasakali. Kasi, well, pero sa panahon talaga ngayon sa panahon ng damutan, syempre. On to our intense topic. Naman nun. panahon ng damutan. Sa panahon ng damutan ngayon, kung magkabanat-bana na lamang ang 2 picks. Kasi makakuha na silang dalawa compared dun sa isa. Tama. Isa lang siya. Tapos, wala pang ma-trade. Kasi pag nag-first pick yung isa, pwede na kagad isang pang-counter pick at isang pang-meta hero. Oo, tama. So, well, tingnan natin. Kasi depende din naman sa sa magiging laban. Mm-hmm. Well, sa bagay. It's skill. Skill pa rin. Skill-based game pa rin naman ang ating tournament na to. So, hindi pwedeng puro swerte lang. Tama. O nga pala, yung sa tournament na to, hindi pwedeng gamitin si Farame since bagong hero pa siya. Yep. Bagong new hero. Uh-huh. Ang ganda ng Deadly Poison Stingers doon kanina, but apparently there was no follow-up. Mukhang malakas ang Alice dito. Triple kill pa para kay Alice. Two-man knock-up, tapos sakto pag orb in niya, easy double kill. Mabilis double pa sa fast kill. Pare. Oo, una pa sa first kumbaga. Uy, maniac pala yun. Savage. Para kay Kuya Lark. Well, actually si Lark ang siya ang Harith kanina. Mm-hmm. Diba? So, tapos ngayon, Ali siya. Exactly. Alam mo, feeling ko, isa sa mga abangan na players ngayon, si Lark. Oo din. Mukhang gumagawa na ng pangalan ng isang mage amateur natin dito for this tournament. What a beautiful fight. A maniac for an Alice hero. Very unusual. Very unusual, yep, indeed. Very unusual. That's very unusual. Bihira ko lang din man makita. Alice, it's not really a burst hero eh. Mm-hmm. It's not really usually, for sustain lang siya, nag-orb. Yung ginamit ng second skill. Nako po, nag-ultimate. Na hindi po siya nag-ultimate doon na kasi yung ultimate niya was apparently down. Lunox niya subukan from re-hit dito but wala nang yari. Ayan, nag-ultimate na. Nako po, grabe yung life steal ng Alice na to. The turnaround ubus. Blood Oath. Ubus pati ang pantubos. Tama. With an 8-2 kagad of as early as 4 minutes or 3 minutes and 40 seconds. Malaking lead kagad yun para sa kanila. Ito, jump off tayo for 6 minutes and 30 seconds. 13-2 na pala ang score dito. Nako, natambakan na kagad nila ng 11 kills away. Nako po, masakit na hinahabol ngayon. Kaso, napatay pa ng Lunox ang Guinevere na nandito. Wala pa si Lark ang ating pinaka-inaabangan sa mga highlights. Mm-hmm. Nagpadilim si Hellcurt dito. Si Dark Knight Falls. Claude, ginamit ang blazing duel. But apparently, na-box in siya. Sinipa sa pagmumuka. Nag-bouncing ball pa. Ang proof na to, nag-mirror image out. Lark uses his ultimate. Kaso, again, napakalupit ng sustain ni Lark dito. Feeling ko kaya nga niya mag-tower dive eh. Oh, wow. Grabe. Legendary in 7 minutes and 30 seconds. Yep. And look at that. Oh, that ultimate from
Kufra as well. Pero pumasok dito si Alice kagad sa abilang banda with the Hurricane Dance. Triple kill na pala. Dito savage, si Kuya Lark. No. We okay, don't know. Mahalay mo, di ba? Mahalay mo. Hindi natin masasabi. But this is a highlight. So I think merong maganda talagang ginawa dito si Kuya Lark. Well, yung triple kill pa lang, eh, maganda na yun. Mm-hmm. That simple triple kill na okay. Ayan o, gabi. Robin down to two bars ng health niya after ginamit ng Alice ultimate niya, si Akai tsaka yung kasama niya forced to back away kasi sila pa yung mamamatay. Exactly. And how about this for the 10-minute game mark? Nako, 17-4. Tambak din naman pala ang score dito ng kabilang team. Pero look at that Way of the Dragon from Cho. Very unusual. Hindi na pakinabangan masyado. Pero ito, backup lang din naman kagad. With a double kill na naman, ganda parang na kailan kumagawa talaga ng pangalan to. Oh naman. Actually, oo, nakita ko si Esmeralda nung parang na-box in siya, puti buhay niya. That means full shield or baka lagpas pa nga sa buhay niya yung shield niya. Pero na-burst down siya. And again, pagpasok ni Alice, GG. Wala. Yep. Dead Esme. And another team fight na dito. Pero nabasag na at may Lord na pala. Dito ang blue team natin. Mm-hmm. Nako po. Yun. Grabe. Dream High Gaming. Alam ko na kung bakit nagdi-dream high sila. May pupuntahan na. May pupuntahan naman. If there's, anong tawag sa mga, if there's a will, there's a way. Yun! Oh, di ba? Kasi big sana, yung usual pun, kaso doon na lang tayo seryoso muna. Oo, grabe. Agad na pinakita ang laban dito for Dream High Gaming. Lark, gusto ko yung pinakita ni Kuya Lark sa atin dito with his mage heroes like Harith. Hindi halatang mage siya, no? Hindi naman halata. Slight lang. Yeah, grabe. Ganda. Commended yun. Actually, gusto ko ngang makita yung full length ng fight nila. Kasi, ngayon, sa meta na to, it's a race to level 4. So, ano yung piniplay ng tank sa team niya? Like, sinasamahan ba siya? Or solo lang ba talaga siya? Lumalabas lang ba siya pag 4 minutes, 30 seconds na? So, pero feeling ko pwede yung makita yung mga replays sa page din na to. Do not forget to like this page. I-share niyo din ang live stream na to. Sabihin niya, uy, yung highlights niyo, pre. Ina-analyze ni Yuko tsaka ni Zeus. Nako po. Huwag nang palalampasin yan. Pero ito na. Yung tulad ng pinag-usapan, which is the RH Impulse and Immortal Lem Vulps. Nako po. Game number 1 pa lang. 2-2. Kagad pa lang ating score dito. Ito, mga feeling ko, suntukan to. Hindi pa palag to ng mga easy fight. But look at that. Kai has been shotted down din sa kabilang banda. Trying to escape. Pero to, 3 on other bush. Masakit mag-face check pa rin. Tinan mo, pag face check niya na feeling ko, babay na examine force pa. Kaso ginamit ni Lunos ang third skill niya dito. Hindi na kapag ultimate. Magandang Minyoan Fury. Pero nasa backline lang yung Harit. Napatay ang Cho. Wala na maninipa ngayon sa side ng blue team. Well, that's a 2-for-1 trade, mga ibigan. Dalawa na pa nila. It's Akai and Cho. But for a trade, isa lang. Minotaur lang. Plus, a turtle pa pala. Napatayan na nga silang dalawa, makakuha man pa ng turtle. Okay, masakit yun, sad yun. Oo. Uy, may grok pala sila dito, super tanky, kaso nirakatrat lang apparently dito ng mga kalaban nila. Killing spree going over sa Lunox na to, napatay naman ng Granger. Uy, yun si Granger, hindi natin siya usually nakikita kasi super farmer siya. Mm-hmm. Pero kung mapa-online mo si Granger at pair it with a beefy tank gaya nga ni Minotaur, at thumbs. Ganda naman ng Way of the Dragon. He's dito gonna have the time of his life. Ang smooth ng Way of the Dragon na yun. 1v1 yun ah. Oh, ang ganda. Oh, ang ganda. Shoot sa tore. Oo. Shoot sa tore. Mas parang maganda inali-up pa sa beautiful pare. Oo, inali-up sa tore, mga kaibigan. Una pa talaga. Unang-una sa first. Pero ito, another fight, team fight na naman again here on that pit ng Lord dito. Pero double kill para kay Rus na muntik nang mapatay din naman. Pero uy, nako po, si Granger na damay din. Uy, Minowas Fury, pero walang nangyari. Patay na mga teammate. Patay na mga teammate niya. Hindi naman gigil yung blue team eh. No? Hinahabol nila yung baka. And ayun, sabihin ko sana wipe out. Pero si Thumbs na doon pala sa back. Line. So, bottom lane. Beautiful Phantom Seed, pero mas maganda ang Minyoan Fury. Ginamit naman ni Harith ang Zaman Force niya, kaso hindi ata nakapag-sustain ang red side dito, ang blue side. Oh, double kill ah. Ang isang tank, naka-double kill. Very unusual din, mga kaibigan. Pero si Rus, tamang escape na doon. Tinakasan niya si Thamus. Kung titingnan natin dito ang hero lineup ng Immortal and Vulps, ang ganda ng team composition nila in terms of team fights. Mm-hmm. Diba, they have a Zaman Force, they have a Kaja,
they have a Harith. So, pang-pick off, pwede pa pala sila. But I think ang very unusual dito, yung Granger. Siguro hindi nag-pay off yung Granger pick nila with the 4-4 ang standing. So, hindi masyado nabigyan ng space. Most likely, okay na sana na 4 kills, basta sana walang 4 deaths. Tama, tama. Diba? Feeling ko, ang ginagawa ng blue team dito is nakita nga nila may Granger na pag nag-online, super sakit, baka nung early game, dinidiin siya sa, ano, sa lane niya. Exactly. Your point. Pero, look at this. Nako po. Another team fight and the score ha, hindi nagkakalayo at lamang pala dito ang red team to be exact. So as well, as I've mentioned earlier, they are meant to be a team fight composition, pero ito na naipit si Thumbs. But blue side has a lord ha. Nakapag lord pala dito ang blue side natin, mga BMW, 18-23 ang ating score. Basag pala dito ang bottom tier 3-3. Same with the middle lane, mukhang babasagin lang din ang lord. Pero 2-man knock up dito para kay Chu, pero patay pa din, pinatay dito. Ah, hindi, may immortality. There's an immortality. And I think this is a comeback for the blue side. RH Impulse has a comeback. Because if you're going to take a look sa score, lamang ang red. Pero dahil nga dito sa lord siguro, eh, oh, walang nag-tower lock. Sayang naman. ML na ML ata sila. Gusto nila maglaban. Pero feeling ko maganda kung ganito, tower lock na lang eh, para ma-ensure yung win. Pero kung confident naman sila na kaya nilang katratin yung red side sa base, why not, di ba? Yep. Okay, kung nag-enjoy din naman sila. Ayun na. Minion na naman ang tumapos. Oh, but that's not a tower lock. Hashtag minion. So, walang tower lock na nangyari doon. Hindi hero ang bumasag. Winion. That's another winion, mga bestie. So, what a beautiful fight. Comeback. What a beautiful comeback for RH Impulse. Kasi, lugi sila sa kills eh. Tama, tama. Alam mo, kahit pa naglalawa ako ng ML, tas na epic comeback, or basta nag-hashtag comeback is real. Parang alam mo, ang gaan sa loob. Kasi alam mo, may nagawa ka sa game or nagawa niyo ng paraan. Exactly. Hindi ka sumuko, di ba? Till the end. Pero heto na, with the Dark Knight Falls naman dito, this is going to be the game number 2. Mm-hmm. Okay, a battle between RH Impulse and Immortal Envolves. And look at that divine judgment para naman dito sa Immortal Envolves. So, this time 4-0. Napunan na dito, Immortal Envolves. Same thing, ng game number 1, sila lamang ng killing score. Wow, ah. Grabe, ibang Immortal Envolves. Mukhang may bagong comeback kings tayo. Ewan ko sa nakikita ko ngayon, ah. Well, we don't know. Baka naman this time, panalo ng Immortal Envolves. Pero, kung manalo man dito, sasakasakali ang RH Impulse. Yes, they are the new comeback. Or, they are the comeback kings for Momentum Esports TV battle. Ganda ng Minyo 1 Fury na yun. Kaso sayang, hindi, again, hindi na follow upan kasi patay na yung mga teammates. Ang ganda din ng jump in ng Kufra sabay bouncing ball, but siguro nagka-miscommunication nun. Oo. Feeling ko lang din. Sayang eh. Pero, okay na din. Flicker in, divine judgment na, baka sakit. Tapos nilagyan pa ng momentum galing sa Liam Morton. Nag-phantom steed pa. Gigil na gigil sa Aljus na to. Wala kang kawala. Palalayo lang ito. Huli ka. Pero di ka kulong, mga bro. Another Minion's Fury. Catches 4! Sabay pasok lang din naman dito ni Hellkirk. Nako, mukhang ito ang biggest momentum na nga para sa Elevina. Double kill pa. Para dito kaya Esmeral. Triple kill. Another one. Si Maniac pa ba? Ah, hindi na lang. Naka-ES. Sorry. Well, kill secured. Kill secured. KS is not kill steal, guys. It's kill secured. Kill secured. Positive tayo dito. Ito na. Naku po, another teamfight na naman ulit with an ultimate power from Aldous. Dark Knight Falls has been popped. Pero naku po, may No One's Fury catches 4. Naku, patay dito. 3-on-3 na lang ang laban. Naku, yun. Ayun ang nangyari. Nagahampasan pa yung dalawang tankin sa top lane. Hindi sila tumitigil dito. Pero feeling ko Brock naman nanalo kasi mas masakit siya eh. Oo, mas may damage yung Brock sa Minotaur. Ang ganda ng mga Minion 1 Fury. Grabe, follow up lang talaga yung kulang eh. Ang ganda ng mga ano niya, ng mga set niya dito. Sana pa lang mimino ako, ganyan din ako kalupit. Sana lahat. Sana lahat. Pero grabe, masakit niya Aldo. Masakit. Oo. Tumupunit na isang Aldo dito. 2v2, tapos yung Leomar nasa backline lang, napatay na ni Esmeralda, naka-double kill pa pala, and ito na pumapalag pa rin, pero si Alice nag-mount na lang, kasi may shield yan eh, if ever subukan niya mag-shield, agawin lang ni Esmeralda. Ito na, nagtatakasan silang dalawa dito, pinatakas na rin niya, si 1v1 sa isa. 1v1 sa isa, mga ideas, pero we'll see. Ako, nag-bush sila, sabay umalis din sila sa bush, nako po, good setup na sana yon, pero umalis sila doon. Ang ganda na sana ng trap nila doon eh. Ambush, kumbaga ha. Oo. Mga nagtatago sa pag bush. Pag pumasok ka, patay ka. Oo. Kaso umalis sila, no? Umakyat. Nag-minion wave clear yata. Pero yun, napatay lang si Kari. I think they want more pa nga dito. Leomord. Parang hindi pa ganun kasakit din palang Aldo. Kala ko sakit na anina. 14 minutes. Actually, dapat super happy na niya eh.
Pero anyway, okay lang din naman. Well, baka nahirapan din naman kumuha ng stocks, di ba? Tama, tama. Oo. This Alice, tingnan natin. Pa. Gusto ko yung ginawa ng red team midway through this fight kasi ang ganda ng sound effects mo na yun. Parang pinaghiwa-hiwalay nila yung blue team. Kung may mga mic ko nagalawan, ganun yung malilapit sa ML eh. Exactly. Pero we'll see, tingnan na lang natin dito mga kaibigan. Another ultimate na naman dito. Para kay Minotaur, ang ganda palagi ng bitaw ng mga ultimate ni Minotaur dito. Nako, well commended para sa RH Impulse. Pero ito yata ang kanilang comeback. So, if so, ever so. Kasi kanina, nag 7-2 ang score. Tinambaan sila ng 7 kills. Eh, ngayon, 23-20. Naidikit na pala nila. Diba? Konti-konti, little by little, naidikit nila, naitabla din nila ang push. Tigis ang tier 3 turret na basag sa top lane. Same to the bottom lane na rin ng Immortal Envolve. So, tama, tama. Kanina nagka-dominance isolated na isang round na nagpadilim si Hellcat. And of course, bilang nag-dive in lahat ng members from the red side, makapdi yung deadly poison stingers na yun. Na si Aldo nasa front line lang. Sige, ibigay nyo sa akin lahat ng damage nyo. May iba kong teammates, mag-free hit lang sa likod. Manununtok lang ako dito. Nako, isang sapak dito, kalas ang buto. Ay, yep. Sabay disengage na rin sila. Hindi nila, divine judgment yung Kaja. Sad. They failed na to end the game with 90-minute game time, no? Dalawa ang napatay nila eh. Kung tutuusin, pwede nila yung i-bully pa yung ano sana yung tatlong nalitirang buhay. Kaso si Aldo tumipi na rin sa base. So, well, ayan. Dahil naglalaro pa, so hindi nga nila natapos yun. But Lord dito kinukuha ng Immortal Envolves. Tingnan natin, talagang hindi pa rin papatalo. Pero ang makakuha nitong Lord na to, laking chance. Nakupo, ayun, sino nakapag-retry nun? Yun lang, Esmeralda nakakuha with a retribution timing. Yun lang talaga. Yan ang problema natin. Naagawan pa. Malupit. Blue side ang nag-Lord eh. Oo, malupit ang objective yung RH Impulse natin ah. Mm-hmm. So that's a level 3 Lord to be exact. Nako, nakakuha dito ni... Esmeralda, good timing talaga, maganda. Pero sa late game naman din talaga, knowing na may Aldous kanila to, 'di ba? May Aldous na. Oh. Usually dapat nga hindi na ganoon ka-effective si Aldous ngayon. Also yes, it is pronounced as Aldous. Kasi yung ginawa ng Muto sa kanya, parang hindi na siya naging viable for the meta. Pero nakikita natin ngayon, unti-unti, pumabalik na siya sa meta. So exactly. Pag may Aldous tapos late game na, medyo kabahan ka na. Kasi, late game potential. Kaya pumalag ni Aldous sa Atatlor 4, minsan pa kahit 5, kaya niyang kalabanin. Oh, sa pa yun, oy, nakakatakot din yun. Mga pag sinapaka, one punch man na lang. One punch man talaga. Isang sapak talo ang isang katuna. Yun, ang ganda na. Gusto ko yun. Yeah, pero eto na. Ayun, so that's a 2-0 clean fight pala for that RH. Parehas epic comeback actually. Uh-huh. Oh, dalawang epic comeback ngayon para sa RH Impulse. Wow, very beautiful fight. Malakas sila sa late game. Malakas na gumawa ng team composition for a late game fight. Nako. Ito. Another one. I think this is the game 1 yata. I think? Oo. Ano ba yun? Game 1. May show eh. So, yes, I think. Okay. RH Impulse. Versus... Tama, earlier, ito, grabe, Minotaur na naman, onto the other side. Oh, nag 1-1, 1-1 yata eh. 1-1 ba yun? Di ba sa'yo muna nalang yung RH? Ewan ko, siguro last and final round na to. Okay. 2-2 ang score. No, ito. Ito yata yung kanina. Yung nag-abang sa bush. Kaya alam ko, yung Kaneki Granger na 4-4 kanina eh. Oh, okay, so we're going to 4-4-8. Yata, or was a 4-4. Pero ito, Miss Kira, this is going to be a battle of mage pala. Matic, isang Harith, isang Lunox, classic bugbugan talaga ang nangyayari. Pero most of the time, nire-reject na ng isa dyan. So it's either binaban nila yung Lunox or binaban nila yung Harith. Para kung sino makakuha nung the other side ng mage, ang laki na ng potential manalo. Kasi, speaking of mages, sa okay. Tingin mo, between Harith or Lunox, sino pipiliin mo? No, yan ang pinakamahirap na pinagdedebatehan talaga. Diba? Kahit ako, hindi ko rin alam. Depende sa kakampi na yan. Sa lineup na lang mismo. Kasi kung, pares naman eh. Pares sila usable, parehong maganda. So, depende lang talaga sa kakampi yan. Kasi kung sino mabibigyan ng space, makakuha ng mga kills, syempre siya nga, muna sasakit. Pero, depende. Kahit late game din naman, yung Lunox, pag nakapag-mage defensive item ka, baliwala rin. Same with Harith. Depende. Mahirap yung dalawang hero na yan. Kaya most of the time, katulad ng sinabi ko, binaban na ang isa. Pag binanang ka na ng Lunox,
most likely for first pickan ka ng Harith. Tama, parang tama. Ganun. So, pag binan mo naman yung Harith, hi Lunox. Oo, Lunox ang kaya minsan din pagkabanan binanan sila ng Lunox, banan din yung Harith. With that being said, daming na open like Kaja, Gra, Kufra, 'di ba? Claude, Guinevere. Guinevere, Claude, Esmeralda. So, yun, ang dami nga na open na hero if that's the case pag nabanan sila ng dalawang mage. Pero dito sa Mobile Legends, we know that labanan din to ng bursts. Diba? So, burst damage output, ang laki ng potensya nyo manalo sa early stage ng game. Syempre, matik sa inyo. Mapupunta ang mga early objectives and kills. Naku, ito na. Lord pala, nakuha dito ng blue side, which is Immortal Envelopes. Mukhang masaya ang ano height na yun kasi napatay siya ng Lunox. So, going back, sinabi mo na about si Chow pala sumegway sa baba. Ayun nga, no? Ayun, no? Malupit, malupit. Maganda ang galawan. Ito, ngayon naipit yung Thumbs, tapos nag-Phantom Sleep, tapos nag-Burst Down. Si Granger, 5-4-8. Ayun, ayun. Tama, tama. Oo, ito nga yun. Yung ano, yung stock tsaka yung mga questions sa minds natin, nasagot na. So, tama, tama. Chill na tayo ngayon. Oo. So, ayun, going back, sinabi ko kanina, usually, pag mga ganito, super halaga ng first turtle. Kasi magkakaroon ka ng EXP lead tsaka gold lead sa team mo. Tapos, imagine na bago pa yung pangalawa. So, just keep that early game potential. Actually, for sa lineup ng dalawang to, I was assuming na mas malakas yung composition ng blue side sa early game. Pero, pag napunta sa late game, red side. Pero, ang nakikita natin ngayon, blue side yung pumapalag. Blue side yung nanalo. Blue side yung nanalo nga this time. So, though lugi sila sa kills doon, at least they were able to manage the win kagad doon. With a clean 2-0 fight kagad para sa game number 1. And that happened, guys, May 20th. So, last week lang tayo nagsimula fresh dito. Fresh na fresh pa fresh sa minds ng ano RH Impulse yan. Napaganda. Ito, game 3. Tayo dito. So, this is going to be a battle of Extreme Vitality. Versus, Rampage Homicide Main. Alright. Best of three, okay. Mga nakatalagang esports formation pa rin talaga. Diba? Ang taray eh, no? Feeling ko maganda gawa ng team into kayo. Tapos may ako malupit na background music. So, this is going to be a semi-pro nga, no? Siyempre, may mga ganyang production din eh. Kakaiba. Mga esports pose. Pose, mga kaibigan. Ang ano ba tawag doon sa ganun na esports pose na lang. Basta esports pose na lang din yung tinatawag natin eh, di ba? Kasi yun yung user na nakikita natin sa videos at photos. Pero napapansin ko so far sa mga compositions ng team so far, laging may Kaja. Why? That is because hindi lang yung Divine Judgment, but ang hapdi kasi na yung Ring of Order niya. Also, gaya nga nasabi namin, race to level 4 ng early game yan. And yung Ring of Order ni Kaja, umaabot yan sa, yung pinakadulo ng ring. Ng range. Yung range niya. Umaabot ng turret. So, mabilis pa mag-turret takedown. Exactly. Hindi lang, napapansin ko din sa isang Kaja, napakabilis. Knowing na pag level 4, tulad niyan, like that, with the Divine Judgment, naku, pinalamon kagad ng Baraha si Beleric doon, and the score goes to 3-3 kagad. Pero, double mage setup pala dito, ang Extreme Vitality. Okay. So, for this lineup, if you have a two double mage setup, going to take a look. This lineup ay best dapat sa early game fight. Early team fight. So, dapat tapusin nila ang game as early as possible that they really wanted to. Kasi double mage setup, burst, dalawang burst hero nasa kanila. So, ang pinaka-problema lang dito, yes, dapat the span of 9 minutes, 10 minutes, 11, up until 12 minutes dapat tapos na nila ng red team dito. But, dahil hindi mo mahihirapan sila gumawa, dahil pag nag-late game, 12-minute mark onwards, sila naman ang mahihirapan. Bakit? Ang lalambot ng mage eh. Tama. Ang lalambot ng mage lalo na sa late game, ang dali nilang patayin ng mga ito. Tapos, ang dali lang din depensahan with the immortality tsaka ages. Immortality eh. Wala na. Magbasa't cooldown na ang skills ng mga mage na yan. Wala na. Kahit na sabihin mong, oo, mahapdi nga, wala kang makakamdaman na damage kung patay na yung mage. Oo, wala na. Unlike tulad ito, Granger. Hindi niya kailangan ng skills. Normal hit damage lang. Same with Hellcurt. Yes, Hellcurt, masakit na ang skill, masakit pang normal attack. Diba? So, kahit cooldown ang skill ko, meron akong pang damage output, which is my normal hit damage. Same with Granger. But, we're going to take a look, Lunox and Harith, kapag cooldown ng skills nila, wala naman damage yung normal hit niyan. Tama. Diba? So, yun ang mga pinaka-nagpamatter dito pagdating sa late game. So, ayun nga lang. Ang napapasin ko din dito, pagka Divine Judgment ni Kaja, sabay deadly magic ni Harley. Kaya pag nag-back away na sila, mamamatay na yung kalaban. Kasi nga, deadly magic eh. Niintay mo na lang matapos yung ultimate eh, yung animation. Mm-hmm.
Exactly, no. Sayang. So that game number one goes to RH Main. Ganda ng pinakita naman nilang laban doon. Can they be able to counter at the double witch setup potential na baka matalo sila sa early game. Well, ganun lang din naman yun eh. Pagka nakita mo na naka-double witch setup ang kalaban nyo, iwas ka lang sa fight, iwas ka lang sa team fight sa pick-offs. Patagalin nyo lang yung laban, bigyan nyo lang ng item yung mga offlaner nyo. Pwede like si din nakawalang ng jungle. Baka hindi mga pag-buff as well. Na Lunox saka Harith yun. Oo. So, another team fight na naman dito. I mean, game number 2. Oh, ito naman mas malapit naman pala dito. Game number 2. Wow, Minowan's Fury with a double kill pala dito para kay Harith. At bumabawi ang RH main this time. Naka-triple kill naman ang Harith na ito. And napatay naman ni Green Jersey Esmeralda. So, grabe. That was a 4-4-1 trade in favor sa blue side dito. Yep. Oh, grabe. 7-21. Kaso, naku, mukhang pumapalag pa ang ibang members ng Red Side dito. ML sila yet again. Gandang ultimate from the Grok. Kaso, magsusurvive ba siya? Kakayanin ba niya? Liyumor na lang yun. Nasa base doon. Anong mangyayari? Choy. Si Kuya Choy. And nakasakay sa puting kabayo. Kaya Choy. Oh, Way of the Dragon para kay Minotaur. But I don't think so. Makunat-kunat yan. Wow. And the Minowan's Fury. Defensive na lang yun. Para na lang makaalis sila. At matakot ang kalaban. Di na rin makalapit sila dito. With a 9-minute game mark, 10-4. If we take a look sa gold doble. Ang gold ng ano dito. Ng red side natin. Which is the RH main. Very good. Another win for them. RH main. So, 2-0 ulito. Pwede. Oo. For a 2-0 fight nga. Okay, so that's a 2-0 nga. Umuulan ng 2-0 sa ano sa early days ng tournament natin. Ice ba yun? Okay, yeah. 2-0. All three games na natin. 2-0 na for our day 1, which is on Monday. Last weekend to. So, ganda. At ang next round natin na maglalaban for the game number 4 is the Rising Sun versus Reincarnate. So, dito sa parating na to, sino naman kaya ang makikita natin? Ayun, eto na. Sino naman kaya? Ano mga bagong mukha talaga? Ano mga semi-pro natin? So, white? Ang lakas ng fierce lock niya nakagano. Tamang ano lang eh, no? Tamang sindakan post lang. Yep. Pero eto na, nako, Fanny. May Fanny ibinitaw. Wow! Uy. After a long journey ni Fanny, bumalik na naman ulit sa mga tournaments. Ah, yun lang. May Mincitar naman pala dito. May hirapan ng Fanny this time. May hirapan. Pag may kalabang ang Mincitar, hindi ko makapag-cable-cable dyan. Pero yun, grabe piyata niya yung Mincitar. Wow, master Fanny. Kill na yung marunong Fanny to. Na to daw. Marunong ang Fanny, mga ibigan, umuubos. Yun lang. The burst down, yun lang. Pero, madami na siya napatay kasi pagka take down yan sa isang kalaban, monster kill lumabas. I guess it's just that, isa lang siya doon, wala siya magagalawan, box in siya, tapos naabutan pa siya ng Harith, masakit. Oo, masakit nga naman. Pero ayun nga, napag-load naman pala dito ang red side natin, mga baby, which is Reincarnation, na team Reincarnation. Ito, Fanny pumasok, trying to go out, to go in, pasok out, patay. Gusto ko yun ah. O yun lang, double kill pa para kay Claude. Uy, 11-2 pa lang score ni Claude dito ah. Yung Fanny, 12-5. Sa Claude na, ayaw malapit yung Claude. Well, ayun, Lord ang magpanalo dito din. Kaya manalig tayo kay Lord, guys. Pag nanalig tayo kay Lord, nanalo tayo sa ML games natin. Maganda yung pinakita nung ano, nung Extreme Vitality. Kaso, Kaso yung nga lang, na-counterpick siguro yung Fanny. No, na-counterpick yung Fanny. Game number 2, natay dito Yuko. Pumi-free hit yung Lunox. Doon ako po, sinalo lahat and namatay. This may Gushin na, tsaka may Digi. Kaso Gushin was able to take down this Digi. And syempre, dahan-dahan nilang silang pumapasok sa base ng kalaban nila. Hindi na makapalag yung Red Side, pero naku po mukhang malakas ang load ng Mincitar sabay gamit ng King's Calling. And mega kill going over sa Aldo na to. And with the help of grabe the Lord, yet again, malinis, natapos na. 2-0 nga din. Umuulan nga ng 2-0 nitong game, nitong day 1. Oo. So, para sa akin doon, grabe, dalawang 2-0 kagad yun para sa Reincarnation at dalawang Lord ang ang kinailangan nila. I mean, Lord ng game 1, Lord ng game 2, doon natapos ang mga kadalaman. So, ibig sabihin na, dependent sila sa Lord, no? If objectives. That's the case. So, objectives din sila. So, okay din yan. Pero para sa iyo, Yuko, palagay mo, for all those game 1, 2, 3, and 4, ano pinaka nag-matter sa iyo doon? Yung kay, anong, Lark, Dream High, honestly. Ah, okay, no? Dream High. Yung versus, yeah, bugbog ko din yung dad. Kasi doon ko nakikita
lahat naman ng pinakitang games, in sync yung teams, but iba talaga yung resonation na nakita ko sa Dream High Gaming. Kasi tuwing pumapasok si Lark, yung mage user nila, nakita ko na yung mga teams, okay, mukhang papalagyan, sige, palagyan din tayo. Pero gusto ko din yung sa RH Impulse, yung Minotaur nila, yung mga lagi may on point na Minyoan Fury. But again, more on aggressive kasi yung gusto kong ano eh. So, yes, maganda yung tanks, maganda yung galawan, but there's really just something. Ayan, so we'll see, tingnan lang natin kung sa mga susunod na araw pa, ano pang saan pa ang kakayaning maabot ng itong Dream High Gaming na to, isang magandang answer. Thank you po sa water. Thank you po. So, yun na nga, Dream High Gaming para sa'yo. Para sa'yo naman dito, siguro, I think yung mga comeback ni RH Impulse. Ah, so comeback is real naman yung gusto mo. Oh, maganda yung mga comeback ni RH Impulse nung game number 1 natin. So against the Immortal Envelopes, though, kita-kita naman nalugi sila sa pagdating sa mga team fights sa mga hero kills, pero na-manage pa rin may panalo yung mga laban even though na behind sila sa game score sa KDA, kill deaths and assists. So a beautiful fight din doon. But pero I agree with you din kay Lark doon with Harit and Alice, yung Alice niya na tumatak. Tapos yung pa yung una natin nakita, syempre tumatak sa atin yun, di ba? Oo, para sa akin din tumatak din yan yung Alice niya tsaka yung Harit niya. Magaling, maganda. Alice, nag-Harit ka din dati. Oo, up until now din naman. Basta't ma-open, kasi ang hirap na ma-open ngayon. Lagi nababan eh, na. So paano magagamit, di ba? So yun na nga mga kaibigan. What a beautiful fight ang ating nakita rin para sa ating Monday fight. So that's game 1, 2, 3, and 4. So that's going to be a part between RH Impulse and Immortal Envelopes. That leads to a 2-0. Same thing, Dream High Gaming versus Bugbog o Dignidad with a 2-0 then. And for and that, ano yun? RH Main. RH Main. For RH Main versus Extreme Vitality, 0-2 on to the favor of RH Main. And for Rising Sun and Reincarnation, 0-2 pa rin. Ayan, bracket A itong Monday, game 1 to game 4. Puro 2-0, gaya nga nasabi namin, umuulan ng 2-0. Nung Monday nila. So yun na nga mga kaibigan, don't go away. Magbabalik kami when we return. Isang maaksyon na laban ulit ang inyong matutunghayan sa mga paparating na to. Pero for now, this Momentum Esports TV Battle League, we will be right back. Katotohanan at paninindigan. TMG TV Balita. Mga isyung pinag-uusapan, mga palitang laman ng pahayagan, impormasyong dapat niyong malaman, tatalakayin, pupusisiin, at hihimayin ni Mario Garcia kasama ang kanyang mga panauhin sa harap ng bayan. Face Off!
we are back naman ulit mga kaibigan at syempre para sa continuation ng ating highlights for the Momentum Esports TV Battle League. At kami pa rin na magiging shoutcast niyo for these games. My name is Zeus. And I am Yiko. Ayun. So, sa palagay mo, this time for our Tuesday recap, ano naman ang mga maaasahan natin? Sa palagay mo ba, puro, gusto ko game 3 naman lahat? Oo, gusto ko makakita ng game 3. 2-1 naman, guys. Pero sure, patingan natin, tingnan natin. This time, feeling ko mga 2-1 at game 3 naman dito ang matutunghin natin for this Tuesday bracket B that happened on last Tuesday, May 21st. So these games are like, oh, ito, papayitan natin. Yan, game number 1, May 21. Best of 3 ulit. This is going to be a battle between Onyx Main and Extreme Illuminati. Extreme na nga Illuminati. May girl, ha? May girl gamer. Feeling ko si... Ay, wait. So, Onyx Mari Main. Ata, ewan ko, yung girl tingnan natin. Kasi syempre gusto kong tignan yung malapit ng galawan, if ever. So, tignan lang natin. Uy, grabe naman pala ang score kagad dito. Look at that UFO, 621 in favor of Extreme Illuminati. Napakalayo ng kill gap. Nako, ganda naman pala ng moveset ng Guinevere. Pero kaya naman pala. Unag na ka pa yung Guinevere. Ang hapdi pa ng Violet Requiem niya. Tapos, of course, to si Akai mga palagpa. Kaso, mababa na yung hill. Naka-double kill ng Harris na to. Make that triple kill. Sinubukan mag-yin yung over 10. Kaso, wala eh. Masakit yung Guinevere at yung Harris. Yun yung solid frontliners nila eh. After ni Minotaur, Guinevere, tapos saka papasok si Harris. Oo, maganda. Maganda ang pinakita dito ng early game, ang game number 1 ng Extreme Illuminati. At tumuha talagang Illuminati sila dito with game number 1. Maganda rin kasi ng hero lineup nila eh. Mm-hmm. They have Guinevere, they have Harith. Well, Harith eh, iba rin naman. Iba naman. Iba din, ibang hero din yan. So, nabigyan ng isang talo dito ang Onyx Main. So, we'll see. Tingnan natin kung mga paano sila kakambak at babalik sa scene para sa game number 2 para ma-force nila ang game number 3 o baka matuzilo sila. But this time mga kaibigan, eto na, Mari, nako po. Oh, nako po na wall in, kawawa naman ang dalawang to. Cooper down to the last bar ng buhay niya. Yun yung overturn for this Kago. Kanyang Lunox, pumipirit, tumupo-chupo lang. Ano, nag-chenelin, iika nga ni Kaysaya sa likod. Chok-chok-chenelin. Chok-chok-chenelin. Pero ito, nako, yun yung overturn naman pala dito. With 4 Carbonara has been shotted down, mga kaibigan. Johnny Depp, nakapatay din ang isa. But look at that, turtle na pinag-aagawan talaga. Sino bang pipiliin si Sun? Mo? Oh. Ba, may Sun? Napatay pa ni San Chicago ka kanina. Wow, ha? Very unusual to, ha? Unorthodox pick, pero honestly, flat out, I don't think it's gonna work. Yeah, me as well. I don't think it's gonna work din para sa San pick. Never pa ako napabilib ng isang San. Well, sorry to say sa mga San users natin dyan. Yeah, I guess, syempre, may certain tiers for San din kasi. Exactly. Siguro kung higher level of play or like tournament play, Sun, hindi worth it. Kasi tulad na sinabi natin kanina sa Mobile Legends, first heroes ang kailangan din dito. So napakadaling patayin ni Sun if ever. O baka may mag-Sun ngayon, solve nga yung Fanny kung sakasakali. No? Cable, only cable lang din. But I don't think na Sun dito mag-work. Pero tingnan natin, Extreme Illuminati, baka naman gawin nilang tama ang mali, mga kaibigan. Pero, 3-on-3. Dino-double kill pa kapatid ng Puerto Rico, more than nakapatay naman ang patay din. Wipe out pala, the triple kill. Pangalawang wipe out na ata yun sa mga high risk na pinapakita natin. Napakalina sa Phantom Seed. Ako po, pagka Phantom Seed ni Leomord, lahat ng red team tumalun sa throne. Nice ba yun? Mahapti. Event na event. Ang good namin yung when Fury na yun. But apparently, the follow-up is not enough. Sinubukan pumatay ni Lunox. Ay nakapatay naman siya ng isa. Make that a double kill. Kaso, again, masakit na masyado sa side ng... red light, so Onyx Gaming. Onyx Gaming. So, 1-1 ang ating standing dito, mga idea. Yun, so, yung request natin, binigay. Diba? So, we will be having a game number 3. Game number 3 though, for the Onyx Gaming and the Extreme Illuminati. And I don't think na mga... ito na, magsasun ulit. Pero, yun na nga, wala na nga sun. I think natuto sila sa pagkakamali ng sun for a tournament. Well, baka random pick. Parang reverse sweep to kasi nasa side yung Onyx Main ngayon and maganda yung position nila ngayon. Ang hapdi naman nung carry na yon. Kaya naman pala. Grabe, kadita ang kanila nung mag-hero to for their burst damage together with Kaja. Mathematic is that pick off din naman talaga. Na pagka may nasa bunutan dito ang Kaja, sure goal. Wala na, babay na lang. Babay na lang. Walang makakaalis sa kaden ng ginto. Kaden ng Kaja. Solid yon. Pero eto na, nako po, unstoppable pala dito para kay Cho.
And they're doing it well, mga kaibigan. Ang hapdi nung kali, ito nakakatuwa. Well, Katita talaga, even though sa mga pro tournaments, Katita still worth it din. Ito, napag-lord ang Oryx main, so tama kaya ta dito Ate Yuko. This might be a reverse sweep pa nga, whatsoever. Dahil unang nakascore dito, Extreme Illuminati, at mukhang kumakambak na itay ng Oryx main for a 1-1. And we'll see if makakuha nila to. Kanila na ba? Kanila na nga ata. Niya ata, ano, kaya niya pumalag. Kaso, ayun na nga. GGWP daw, maganda naman ang lako. Ayun, first game natin noong Tuesday, 2-1, pero reverse sweep. Oh. So, how about that? Oh, di ba? Nakapag-reverse sweep nga sila. Ganda, ganda ng pinakita ng Oryx main for that. Even though na 1-0 sila against Extreme Illuminati, comeback is real. Comeback is real nga. Ito, ang ating game number 2, last Tuesday. MYMP Minions versus Donkey and Friends. Piling ko si Donkey yung nasa gitna sa Donkey and Friends. Dito lang Esmeralda, grabe talaga, di ba? And pumapasok na dito, and killing spree na dito si... Grabe! Ang ganda ng pinapakita dito ng ating... Pero ito, nagkakabahan, 3v4 ang... Grabe, hype din na dito ang mga casters diba? Natin, no? Quality cast din, quality tapos quality cast. Ano analysis. And like, nilabag na nga ni Harin ang Zaman Force. Time Journey has been used kaso na-burst down siya ng Leomord ngayon. Si Esmeralda na lang ang hinuhuli. Palag 1v1 with the Leomord. Grabe naman yung Esmeralda na to. Kaya nga, grabe. Eto na, naku po. Oh, with a double kill pa. Muntik pang ma-wipe out nga dito ang MYMP Minions. May Lord sa side ng ano Donkey and Friends. So that's alam mo ba lang ginamo siya sa may 6 man ang team pag may Lord. And Lord yan, siya may malakas yan. 6-on-5 kumbaga. 6-on-5. Hay kay noon 6v5. Oh. Grabe. Double kill. Make that a triple kill para naman sa quad na to. And I think this is pretty much game. Ayun na nga. So tapos, first game going over sa Donkey and Friends. Yeah, grabe. So nasa tama ka nga siguro dun sa gitna dun si Kuya Donkey. Kaya Donkey ang nga nakakuha din ng ano, sa game 1. I mean, sa picture nila kanina. Donkey and Friends. Well, diba, saan siya yun? Tapos yung mga tropa niya, yung apat, nandito. Diyan lang ngayon sa Getty. Kumbaga, ito na, game number 2 na tayo dito for Donkey and Friends and MYMP Minions. So, this might be the question. Makakakambak ba? At baka makareserve reverse pick ba dito ang MYMP Minions like ng game number 1? But I don't think. Ah, hindi. Okay lang. It's a tie. 10-10. Naman pala para sa ating game number 2. 10-10 ang score. Naku po, hinahabo ng kini. Pag pinapato ka ng... Aldo sa top, ha? Ayun na. Kaso nakita. Narinig ka eh. Ayun tuloy. Napuntahan tuloy. Bumalik sa nakaraan. Back to the future. Kumbaga, wow. That, ganda naman ng ano dito, Hurricane Dance ni ano niya. Oh! Nabitin ang kanyang talon! Sad. Kasi, ayun nga, nabitin yung talon dahil doon naabutan na siya ng MYMP. Deads ka ngayon. At mukhang 12. 16, lumamang na ang MYMP to be exact pagdating sa kills. And of course, nga here at the Lord Aaron na burst down ng Kimi na to. Wala nang magagawa. Mukhang feeling ko, MYMP game 2 eh. Oh! What? What? Pwede ko mag-iwin yun. Na-CKTD sila. Oo. What? I just had to put the reference out there. Kung hindi nyo gets, that's fine. Pero na-CKTD sila. Na-segue. By Aldous, no? Na-CKTD talaga. Na-segue push. Kumbaga, grabe. Kaya tinapansin yun, they're taking out a Lord. Na-teamfight din sa Lord. Tapos yung pala yung Aldous dun, or Aldo, yung objective on the bottom lane. Grabe. Sabi ko nga, di ba, feeling ko yung game na to para sa ano, sa side ng MYMP. Pero sakto, biglang pinakita yung base, wasak na. Wasak na pala. Pero ito ang ating game number 3, Never Walk Alone versus Ifios Esports. And Never Walk Alone. So, lang isang ano kaya ibig sabihin ng Ifios? Ifios Esports. No nga, no? Ang alulupit din ng logo nila, no? Ang angas. Tatlong wolf ang Ifios. Siguro, ibig sabihin ng Ifios, 3 wolves. Pwede. According sa logo, di ba? According sa logo. Siyempre, good ka na naman most likely kung anong team name mo. Hindi yung malapit sa logo dapat. Pero, eto na. Ako po. Yun lang. 15-0 pala to. Grabe ako, naman. Never walk. Mamatay pangit sa Ifios Esports. Tsaka tingnan mo, wala din natin takedown ng turret yung Never Walk Alone. 0-0, tas 0 ulit. Parang, hindi naman one-sided na hindi naman ML na ML ang Ifios. Tapos draft-wise, kung hindi naman kasi draft-wise, okay naman din yung sa red side. Siguro, hindi lang talaga sila nakagalaw or sobrang lang yung rotations tsaka yung pressure ng Ifios Esports. Ayun nga, mamatay pangit sa side ng Ifios. 20-0, naka-triple kill pa yung Granger na to. Kaya, grabe, ang ganda na nga. 20-0, mamatay pangit. So, lahat sila, pogi.
O, paano ba yan? O, diba? They're all handsome guys. So, 20-0. Wow. Hindi ko makakalimutan yun. Ngayon ko lang nakita yun. Feeling ko may favorite team na ako eh. Ako din. 20-0 for EPS Esports. Abang ko yung game 2. Abangan ko yung game 2. Abangan ko yung game 2. Match point na syempre sa side ng Never Walk Alone. Yung score nila na yun ha, 20-0, abot pa ng game 2 eh. Uy, naka 2 kills na. Ayan. O, tinubo. Yung sobrang nilang kills kanina sa game 1, eto, nalipat. Binigay na. Sa ating game number 2, exactly. Diba? But we'll see, 8 minutes or 9 minutes on to our game time. Wow, what a beautiful fight na naman ang pinapakita for the Avios Esports. 17-2. Uy, ang ganda na ginawa ng Showflicker in tapos Play of the Dragon, nakuha si Thumbs, binigay kay Lunox, nag-delivery, patay yung Thumbs ngayon. Exactly, sayang yun, no? Pero, ako natuta ka sa EFIOS Esports na to. Abangan ko din to. Abangan ko itong mga team na to. Ako po, uy, may kill para kay Kuya Yato. Ang hapdi na ng Lunox, so grabe, legendary. 10 minutes in, pre. 10 minutes legendary na yung Lunox na to. And of course, si Kari sa frontline, pumupuchu-puchu lang. Naka-double kill pa ang Lunox na to na knock-up. Hindi na kinaya ng Alice na to na wipe out. And of course, this is gonna be a throne rush game going over to EFIOS. Walang nabasag na tore, ah. Wala pa rin. Naka-2 kills lang sila, pero walang basag na tore. Nako. Sino kaya yung dalawang may death na yun? Hindi natin napansin. Hindi natin nakita. Hindi may dalawang pangit. Oo, may dalawang pangit ng game 2. May dalawang pangit for their game number 2. So, 20-0, grabe. Hindi ko makakalimutan yung 20-0 fight na yun. Kasi hindi natin madalas nakikita yung ganung stats eh. Oo. Kaya nga. Ito naman, for our game number 4, for the last and final round ng May 21 game natin, Mortal Squadron versus Omni Esports. Ayan. At don't forget nga pala guys, this is supported by the Manila Times TV. So don't forget to check their Facebook and the website www.manilatimestv.com. Yan. Kung may free time kayo, of course, tignan nyo na yan, support nyo na. And again, do not forget to like this page for more updates. Kasi ito lang yung qualifiers natin. Wala pa yung actual na bakbakan. Oo, qualifiers pa lang to mga ibigan nata. Napakainit na. Kumbaga ito, with the Hurricane Dance pa dito. For that Akai, naku po, double kill pa. Oh, sila Aika, parang kilala ko to. Familiar yung mga names? Oo, kilala ko itong mga Omni Esports na to. Abang ako din to. And feeling ko after nito, parang sabihin mo, uy, nakita ko kayo. Oo, kilala ko to. Yan. Wiped out, may minion sila sa kanila na yung game na to. Grabe, isa din kasi sa mga bagay na gusto mong tignan or tansyahin sa ML is yung death timers. Pag 25 minutes pataas, when you're down to the last row, rain, whatever, ng turrets, feeling ko EG na yon. Kasi 25 seconds pa, matagal pa yun. Matagal, sobra. Oo, dapat kinoconsider din yung factors to be considered din yun. Pagka napatay mong kalaban mo. So, you can convert anything you want. Like, Lord, Turtle, Tore, or tapusin yung game, or patayin pa yung mga kapwa kakampi. Reso kill nga kung pwede, di ba? Pagka-resurrect nila, kill ulit. Tama, pwede tama. Rin yun. So, isang factor sa consider. Grabe na first si Lunox, ang galing ng... Ito, 10-0 naman ngayon. Binaliktad ang Omni Esports, ha? Ng Mortal Squadron. Magandang laban, pinapakita dito ng dalawang team na to. Kinarma. Ito na, nako po. Nako. Mukhang comeback kaya to. Feeling ko, magandang odds yung comeback eh. Feeling ko lang naman. Oh, one side fight. Nako po. Kinarma pwede, pero hindi kinambak. Nanggigil yung Mortal Squadron doon. Nako, pinasarap lang ang laban ng game number 1 mga kaibigan. Pero kayang-kaya naman pala kumalat. Download game lang pala yun. Download lang ng game, no? In-analyze or kinabisado muna yung galawan ng... Sino nga ba nagpa-usin ng turn na yun? Download game? Kasi ang witty eh, di ba? Sa ano? Sa mga comment section. Ah, sa comments hindi nakikita. Okay. So witty yung mga viewers. Witty mga viewers. So, mga nanonood ngayon, witty kayo. Witty na kayo agad bukas. Ayun, ganun sila kalulupit. Mortal Squadron downloaded the game. Game number 2. Boom, bigla comeback. Well, so if that's the case, magkakaroon tayo ng game number 3. Nag-1-1 ang ating game dito, mga kaibigan. So, natin ah. Kasi,
Game number 1 goes to Omni Esports, pero game number 2 sobra-sobrang comeback naman. I mean, sobra-sobrang dominant fight ang pinakita ng Mortal Squadron. Talagang pinampakan nilang score na 2 kills lang ang meron ng Omni Esports. So yung score na naman nila pwedeng iabot pa sa game 3. Diba? Yung kill count nila abot hanggang game 3. Kung 20 ang kills nila, gawin nyo na lang na 10 yung kills namin ng game 2, yung 10, lipat nyo sa kabila. Diba? Para 10-0 agad. No, grabe. Tingnan natin, we'll see. For this game number 3, para sa akin, palagay mo, sino nga mananalo dito? Odds are good sa Mortal Squadron. Oo. Or pero kung sinabi mo, kilala mo yung Omni Esports, sige, Omni tayo. Pwede. Mag-Omni Esports tayo dito. So, sa mga napanood dyan ng replay, kahapon, nung Tuesday. Ayan. So, pwede nyo i-comment below sino bang nanalo para sa game number 3 na to. Para matulungan. Babasahin din namin ng mga comments nyo siguro later on. And if we have free time, we'll be reading your comments down to our comment section. Don't forget to share. Our stream na rin nga pala, mga Bestie Wap. So, share nyo na rin sa mga Mobile Legends groups, fan page, and also into your timeline publicly. Pinakauna siya pag timeline nyo muna. Tapos saka na yung sa mga groups. Sa mga groups. And so that we can reach out to most of the community, mga kayo. Tuloy nyo kami mag-share dito para marami lang nakikwentuhan. Masaya din naman eh. Nakakita tayo ng mga semi-pros and amateur teams dito na naglalaban-laban. So, meron nga tong meron tong offline event. Grand finals nila. Isa-isang offline event. So, that's going to be ang playoffs nila for top 8 teams. 32 tayo eh. So, ngayon 16 na lang. So, susunod nun, top 8 na lang. Kasi top 8 na yun. Oh, yung top 8 na yun, playoffs na. So, playoffs will be on June 9. Venue to be announced, syempre. So, ayun nga, sinasabi namin, like the page for NBA to the announcements. Kung meron kayong teams na parang gusto nyong supportahan kasi ang lupit ng galawan, follow them as well. And punta na din kayo sa venue mismo para makita nyo sila in real life. Oh, why not? Diba, mga kaibigan? Syempre. So, don't forget to check their Facebook page, Momentum Esports TV. And this is also supported by the Manila Times TV. Check their Facebook as well. And for their website, it's www.manilatimestv.com. So, check that out, mga kaibigan ako. And, eto pala to, malapit dito. Yung mga natalo na, may wildcard pa. So, ayun, na-mention ni Zeus yun, ni Boss Zeus, may pag-asa pa rin naman pala. Oo. So, eto na. Nako, para sa game number 1, na pala natin ng ating May 22. Ayan. So, di natin napansin yung game number 3 kanina. Pero I think Omni Esports ang nanalo doon. No? So, it's Omni Esports with a 2-1 score for that game. Pero dito sa bracket C, for Wednesday, ito, medyo fresh pa to. Pero another Mortal Gods? Not mistaken, another Mortal Gods ba? Mortal Squadron yung kanina. Okay, ito Mortal Gods. May MYT hauli yun. MYMT. Oh, okay. So may mga sister teams din na nakapasok dito. No? So, what a beautiful fight. Mortal Gods putting up a 22 kills kagad. Out 6 pa lang ang sa Papi. Wow, Papi Gaming. Ay. Gabi din yung gold lead nila dito eh. More than twice. Naka-double kill pa ang Liam Ward nito. Naku po, kaso medyo umover-extend siya ngayon. Nag-iikot-ikot sa turret. Pero na-sustain pa naman. All good. All goods pa. Pero yun nga lang, for their first fight of their game, They were able to secure a 1-0 lead kagad against Papi Gaming. Ako, nagulat ako. Ang laki ng tambak ng score. No? Nakatawa sa Papi Gamer, Raging Potato. Cute. Ayun, Raging Potato. Galit na patatas, mga kaibigan. Pag sinama, galit na patatas. Nakakatawa siya. Gigil na patatas. Uy, gusto kong gaming IGN yung gigil na patatas. Thank you sa idea, pre. Thank you. Gigil na patatas, mga kaibigan. Pero ito na, for our game number 2. Another, one side fight na naman ba ito, mga kaibigan? 7 minute, 10-4. Oo nga. Talagang one-side fight to, mga kaibigan. Ang ganda siguro ng mga playstyle ng Papi Gaming siguro dito sa tournament natin na to. Maganda rin yung magiging tulog nila kasi nanalo sila dito eh. Patay naman ng Hayabusa na to, ang Kagura. But ayun nga, I guess smooth talaga. Pero sa highlight na to, that was a 3-4-2 trade in favor of Mortal Gods. Yep, exactly. And if you're going to take a look at the 7-18 ang score, grabe. 19 na nga, to be exact, plus a Lord. Pa dito para sa Mortal Gods, ang ganda ng unang laban nila dito for our Wednesday naman pala. E makakita tayo ng mga napaka one-sided at dominant fight, mga Bestie Wap. Ayan, up next for this game. Nako. Ah, okay. MYMP Mystics. Mortal Gods versus Papi Gaming. Ayan, sinalo yung Mortal Gods 2-0. Oo, what a 2-0. Ah, totoo? 2-0? Yep.
Ah, okay. So, okay. 2-0 sila dito. Gigil uli. So. Gigil. Okay. Sila Blink. Wala itong Blink na ito, if I'm not mistaken. It's a friend of mine as well. Ito. Ito ang game 2. Naman ng Skill Not Luck at Genocide Gaming. Uy, parehas maangas yung pangalan nila. Oo nga. Kilala ko din itong Skill Not Luck na to. Skill Not Luck, familiar sa akin. Familiar yan. Lumaban yan nung the time na nag-cast tayo before sa South. Ah, okay. Get. Naalala mo na? Sa isang mall. So, yeah. It's, nakita ko na to na itong Skill Not Luck na to. So, nag-champion na to. Sa mga mini tournaments lang. So, talaga semi-pro nga to. Maganda yung ano, potential nila siya. So, we'll see. Tingnan natin kung this time ba itong Genocide. Sakit ng Claude na ito. Gabi yung burst niya. May Lunox pa na Hurricane Dance na ipit and mukhang napunit na ang buhay ng Grok na ito. Masakit. Grabe. Mukhang binubububo nila dito ang Genocide. May Lord sila. 23-8 ang score. Nako, one side fight din. Parang gusto silang itapat sa Mortal Gods. Uy, ang galing nung Akai. Ano pangalan nun? Si Akai. Si XS Max? Oo. Yun, okay. Oh, XS Max. Aabangan ko yan. Magaling, ang ganda ng galawan kasi after ma-hit ng arrow ni Selena, nag-hurricane dance agad siya para yung Thumbs hindi na makaalis. Kumbaga, na-stun ka na nga ng 75 years ni Selena, inipit ka pa na hurricane dance. Ano namang nangyayari sa'yo? So, 75 years ka na naka-stun, tigtigan pa ng isang taong kang comatose. Diba? Ano na? Mga ibigaw, wala na talaga. Ayun, patay! Oh, di ba? Nakita siya doon sa sumakabilang buhay. Oh, sumakabilang buhay. Sumakabilang game. Sakto yung Lord nandun eh. Oh, Sinundo na. Oh, sumakabilang game na sila mga kaibigan. Lord has been taken dito by Skill Not Luck, which is onto the red side. Double kill pala kay SX Max naman. Siya naman ang crack natin this time. Siyempre, titingnan natin. Kasi isa din sa reasons bakit yung mga fighters, mage hitters natin, maganda yung KDA is dahil sa initiate, sustain, tsaka galawan ng tanks. Oo. Never forget your tanks and your support, guys. Mahalin nyo yan. Pag nawala yan, wala. Wala kayong frontliner. GG. Exactly. Tama ko dyan. So, tingnan lang natin mga bestie wap. Ito pa. Nako, 523. Another one-side fight naman to para sa kanila. Gusto talaga din silang ilaban sa mga nagwa one-side fight na team like Mortal Gods kanina. Like Team High Gaming, ganun nga kalaban ang gusto kong sila Lark, no? Pag nagkatapatan sila dito, no? So, apparently 2-0 pa rin sa side ng Skill Not Luck. That has been the Game 3 nitong Wednesday. So, wait lang, chill lang, intayin natin kung ano makikita natin sa Lumos, Maxima, and Infamous Squad. Ito. And for our game number 3, muna dito muna tayo sa ITIP Gaming. ITIP pala muna, tsaka MYMP. ITIP. ITIP. Magkakaklase ito sa TIP siguro, pwede, no? Pwede. Shoutout sa lahat ng mga nag-aaral dyan, na nag-EML pa din. Mga iba, bakasyon na. So, bagay, balik. Yung iba, bakasyon na. Iba, babalik pa Babalik na, oo. Oh. Balik pa suman, oo. Oh. 7, 8 Ooh, minutes 11. In, tapos endless battle sa Aldo. Okay, 11, Batong Steve. Ako po, hindi na nakagalaw. Sinalo lahat ng bala ni Claude. Nako, 12-0, grab. MYMP naman pala to. So, they have a sister team dito nga pala kanina na lumaro. For MYMP din. For the Tuesday game for, against Donkey and Friends. No, kaso natalo. MYMP Minions, tapos sila, MYMP Mystic. Mystic, ayan. So, natalo. MM, buko MM. So, talo kanilang sister team. But I think they're going to redeem that one up. With a 15-0, wow! We got you. Ipaghihiganti namin kayo. Grabe, napangan ko rin to. 16-0, ah. 16-0. Tapos meron sila, meron dito isa na tumuyente 0. Which is Ifyos din. Grabe, ah. Bani, note mo yung mga gusto mong tignan na teams, ha? Oo, syempre, sa mga ilu-look up natin. Ito, ang baka gusto mo rin. Sige, hindi na ka mag-note-note na din ako dito. Grabe, ang mga gandang laban ng pinapit. Napapawaw ako para sa ating mga semi-pro teams dito, mga ibigan. And I'm so much excited to see na maglaban-laban sila sa topic. Ang dahil pa tayo, grabe naman. Isang off-line event, grabe. 7-11 na dito, napaka-convenient pala ng score. 12-minute game time. 7-11, convenient score. Convenient score. Yeah. 7-11, convenient score. Mga kaibigan, nag-back away na yung Granger dito kasi feeling ko baka mag-overextend siya. Syempre yung death timers, maubos naman yan. Pero ito, naka-redeem sila back at the base and mukhang nag-iintay na lang ng proper time to strike ang ating MYMP Mystic. 2-0 kaya or magiging 2-1? Feeling ko 2-0 kasi ito na nga pumasok na nga ang initiator pati si
Kasabihan ng Guinevere, pati si Esmeralda got like going over ayun, to this Ranger cast. Tower lock! Yun lang. Yun lang. Yun lang. Tower lock. Naka-tower lock sila, Idol, with a 2-0 fight dito in a favor of MYMP Mystic. Nako. Napaghigante ang MYMP Minions. Minions. How yung sister team that? Nila. Oh. Okay. No. So, meron din isa dito na may sister team din with like Mortal Gods tsaka Mortal Squadron. Mm. Oh, di ba? So, maganda magharap din yung mga yan. Nako, sister team laban sa... I mean, main team laban sa main team, di ba? Ganun gusto natin. Pero ito, like what you've said earlier, is for the last and final fight ng Wednesday natin, Lumos Maxima versus Infamous or Infamous Squad main. Ayan. Double damage ang naibibigay ito. Pero Infamous or Infamous na. Oo. Deep photo. Ito pa, nako. Nako po, naipit. Naipit ba niya? Kaya I think naipit nga niya kaso wala na siyang pan-sustain. Yung Harith, ang hapde. Akala ko makaka-triple kill siya pero hindi mo yun nakakuha ng last kill, so that is something. And ang ganda nung lapag ng summon force na yun, hindi na siya nakaalis. Kaya nga, ito pa, sa bilang banda din, Hurricane Dance naman po para dito kay Akai. But don't think na mapapatay, ayun lang, na-turn around pa nga sila dito mga ibigan. Ayun na. Lumos Maxima, ganda na pinapakita nila for this fight. Tsaka pag umabot ng late game to, lamang ang Lumos Maxima, they have a club, they have a marksman, di ba? Talagang okay lang na magbubugan tayo sa early game. Ina-enjoy lang namin yung laro. Pero pagka nagka-late game man na, we have Claude to do a physical damage output by just doing a normal hatak, normal damage. Siya na bahala sa inyo. Ika nga. Tumalon si Akai ginamit sa Hurricane Dance. So una, uy, naagaw pa! Akala ko overextend yun nung una, kaso maganda sana sa nila. Pero ngayon, medyo may dalawang casualty na feeling ko mambout na kasi may objective okay naman na kayo. Oh, naka-knockout, naka-knockout. Simpleng knockout lang ng turtle sabay mamba out. Pero ito, 11-3 naman ang ating score. 49 minute game mark. Nako. Nako po. At first, Lulok, she has the items that she needs. I assume kasi kanina, nung nagbabot na siya ng purple orbs niya, ang half-day na time journey has been used as well. Biglang pumasok si Harith, walang ultimate nung oras. Ito, napatay na ni Lulok yung clot. Isa sa main damage dealer sa side ng Lumos Maxima. Ano na gagawin ng blue team at this point? Ano na, kumbaga. Ano na, Lumos. Pero if you're going to take a look sa score, 13-4. No, palalawang. At kanina pa napapansin yung mga arrows ni Selena, wala masyadong highlight. Wala masyadong tinatamaan. Pwedeng medyo hindi pa ganun ka-polished yung aim niya or ang galing lang talagang umiwas ng kalaban. Oh, okay. Dalawang ba? Di ba kasi minsan kahit sobrang galing mong pumana, pag nape-predict ng kalaban mo, hindi pa kinatamaan. So, okay. Predictions man. Prediction pa rin. Oh. Predictions 101, yung pa rin ang magpapatambol. Kaya minsan, i-predict mo yung ipipredict ng kalaban. Di ba? Advance so, ka na agad. So, kailangan talo mo si, ano, si Dr. Strange. Kumbaga, kung yung topa mo, 13 million possibilities. Ikaw gawin mo, 45 million possibilities. Yep, tama. Ganun dapat, ganun ka dapat kalupit, mga kaibigan. Kung pinipredict na, syempre, pinipredict na ng kalaban mo kung saan ka papana, eh, di predictin mo rin kung saan siya iiwas. Di ba? Tama. Ha, kakaliwa to. Pero dahil isipin niya napapanahan ko sa kaliwa, kanan ako, kanan ako, pak! O, di ba? Yung mga ganang microplays, baka ang daling sabihin, pero ang hirap gawin! Oo, ano, hirap gawin kasi lalo na pag may pressure na, di ba? Knowing na nasa tournament ka, ganitong tournament, eh, parang ang hirap magkamali. Ang intense ng lifestyle ng Thumbs doon na parang mamati nga siya, kaso pagka-pop na ultimate, nakapag-sustain. And ito nga, Lumos Maxima, meron silang kasamang Lord na Divine Judgment. So pagmumuka si Thumbs na pagan pa ng Zaman Force. Ako po si Nalo, ang deadly magic pero mukhang makakasustain siya. And apparently, game going over to Lumos Maxima with a 2-0 fight, 2-0 win. Kagad din na para sa kanila dito mga kaibigan. Ngayon, parang medyo nababalance out na yung day 1, 2-0. Day 2, parang... Puro game 3 ngayon, may halo na. 2-0, 2-1. Mga palag na. Meron na mga one-side fight, 16-0. Kanina, meron mga comeback na rin na tayo nakikita. So, eto na. Eto na talaga ang liga. Eto na yan. Liga. Legit so, na to, guys. Legit na to. Exactly. Legit na nga to. At pa, aabangan ko lalo yung this week, syempre. This week, starting tomorrow up until Friday, every 5 PM, guys, abangan nyo. Tournaments for dito lang syempre sa Momentum Esports TV Battle League. Every Monday to Tuesday. Ayan na. Every Monday to Tuesday, abangan nyo, mga kaibigan. Pero for now, magbabalik kami ulit for the continuation ng ating recap. Pero for now, kami pa rin ang mga kasama nyo. My name is Zeus. And I'm Yuko. So don't go away. Momentum Esports TV Battle League will be right back.
ay katotohanan at paninindigan. TMG TV Balita. Mga isyung pinag-uusapan, mga palitang laman ng pahayagan, impormasyong dapat niyong malaman, tatalakayin, pupusisiin, at hihimayin ni Mario Garcia kasama ang kanyang mga panauhin sa harap ng bayan. Face Off! What makes the Manila Times College of Subic one of a kind? The Manila Times College of Subic trains the body, mind, and spirit of students. It develops their skills in academics, arts, and sports. Education plays an important factor in my life. As a student, I believe that a school environment is a place where we learn not only academics, but also learn and acquire skills outside of textbooks and researches. The peaceful environment of the Manila Times College of Subic is what attracted me the most. It's free from distractions and you can really focus on studying. The Manila Times College of Subic is different from the rest of the schools that I went to. The school places a lot of importance in the attitude, values, and social development of the students. Aside from this, the school has appreciation in the arts and music. I play the violin, and the school has a really nice music program. The teachers are really good and hardworking at training me to become a better violinist. The difference between the Manila Times College of Subic and other schools is the school's initiative to develop the students socially through clubs and interest groups. Some of these clubs are Junior Entrepreneurs Club for Future Businessmen, Vision Club for Future Photographers. We also have Glee, Athletics, Youth Ministry, Journalism, Debate, and Dance. As the Student Council President, in this short span of time, I've already been exposed to different scenarios that made me a better leader. I thank the Manila Times College of Subic for that. What I like about the Manila Times College of Subic is that it's a progressive school which suits the needs of my two boys, one of which has a high-functioning autism. During the last school year, they have a great time with the activities that they took part of, like swimming, entrepreneurship, and horsemanship. Here at the Manila Times College of Subic, we treat all our students as individuals, unique, with their own potentials. So in our classes, we put together students of different ages and different levels so that they can help each other grow. This is what is unique about our curriculum, about our college. In the Manila Times College of Subic, every student is one of a kind. And we are back, mga Besi Wapa. Siyempre, heto na mga may para sa continuation ng ating highlights na nangyari last week. So kung kanina natuhan nyo ang Monday, Tuesday, and Wednesday, ngayon, pang Friday na tayo. So last week na to, Thursday. So this is going to be for Thursday. So ito, ang May 23, it's Vicious Kings, Laser Vicious Kings, and Netflix Chill. And silang game play, yeah. Ang kitang logo na Netflix and si Lo Rabbit na may Rabbit, cutie, no? Tapos mga lalaki silang parang hindi mo pagsuntukan. Mga playboy to. Grabe. Playboy. Tingnan natin yun. Tulungin natin pag nakita natin sa live event. Tingnan natin to. Ako din, interview natin to. Bakit ganyan ang logo nila? Playboy ka ba? Wala na intro. Tanong na agad. Yun! Pero kailangan muna nilang manalo. Mm-hmm. Yeah, para makita natin sila sa isang offline event, they really have to win a fight. Mga kaibigan, 10 minutes pa lang dito ang score na agad eh, 12-4. Nako, ang layo agad na pinapakita dito. Bada, basag na rin ang mga tier-tier-tier-tier lahat. So, kapit lang sa cellphone, kuya, Netflix and chill. Nako po, yung ginda. Nako po na Hergen at sa pagmumukha, tinaas ng draw kang kanya barrier. Kaso mukhang hindi kayang palagan ng Netflix and chill ang damage output ng Laser Vicious King. Kasi, intense na eh. Online na yung Kadita, online na yung Gameboard, may Kimi pa sila. Lugi pa sila. LZR KitKat. Kailala ko pala itong mga madalas na alaban ko sa mga ranked games, LZR. Mga malalas. So, yung mga galaw mo pala, Zeus pang semi-pro na.
Bakit semi-pro lang? Pro na, pro na. Ayos ba yun? Ayos ba yun? Ayos, 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 ayos. Ayos. So, kasi yung mga galaw ni Yuko, pang... Pang ano, pang bronze. Kung may warrior, ako nasa baba, bronze. Elite, elite. Pang elite, pang elite, pang elite. Ang bike niya in-elite. Pang elite, oo, oh, yan, oo. Oh. At least second rank ng ano yun, second tier rank ng Mobile Legends. Mabait na si Zusno. Oo, oh, diba? At least inangat kita ng isa kaya sa warrior, diba? Pero di man lang nakatapak ng master. Sad, no? Eto na, nakupo, 13-1 ng score kagad kasi 1-0 lead na sa kanila din. Nakupo, isang kill pa lang ang naibibigay dito ng Netflix and Chill, and that's Kaja. Palang ang nabigyan nila ng death. Tapos Kaja palang ang pangit. Medyo one-sided to, pare. Oh. Kasi nandiyan na sila, Lazy Duet na naman sa pagmumukha. Hinahabol ni Lunox, nag-cable na ng panika. So, yung burn! Yeah. The burn! Meshiket. Ng call ng purple orbs ni Lunox. Meshiket niya, meshiket. Meshiket, meshiket. At kumongrats na kagad si Kuya Batman dito. Mabait, mabait. Mabait, mabait. Tanggap. Tanggap niya na di niya sabi na dinaya. Kumbaga, nice G. Ah, lahat din. Sports! Esports lang, oh, esports lang. Yan na, pa, mabait, mabait. Ganto yung gusto ko, kahit natalo or manalo sila, chill lang, parang, chill lang. Ang galing nyo guys, go. Hindi sila natatrash talk, unlike yung mga nakatapat natin sa rank. Uh-huh. Ayun. Asaran pa talaga. Asaran pa ang mga nakikita natin. Pero yun, a 2-0 fight. Congratulations to LZR or Laser Vicious Kings and for winning a 2-0 fight for your first game last Thursday. Ganda. Pero mga next fight pa natin dito, marami pa tayong mga magsusunod maglalaban. At itong mga magandang laban dito, HWA Sports Club Misfit Gaming. Mamaya, later, makikita nyo rin yung mga kaibigan. Pero, yung unang laban natin na yun, one side fight eh. One side. Oo, one side fight yun. Usually, yung mga game 1 ayan yung parang, test run. Beta, test run, gano'n. So, usually, 2-0 yan. Bihira lang ako makakita ng game 1 or series 1 na 2-1. Oo, tama mga test run. But they're just still testing the waters if it's hot or cold. Bagong gising. Bagong gising, oo. Kung malamig, kumainit ba ang tubig, siyempre, subok-subok muna. Babasin mo muna yung paa mo. Diba? Bago rektahin mo sa ulo. Bago ka tumalon. Yeah, masayin mo muna. Pero ito, para sa ating next round naman dito, battle between Exaltion Pride and Extreme Crusaders. Ano mga logo, ha? Diba? Hindi biro. Feeling ko, pa-commission ka na sa kanila eh. Oo, no, napakalulupit din naman, mga lods. Creative din kasi pa ito, blue flame, tapos yung isa, parang knight na yung cape knight niya, lumilipa. Knight shining armor. Diba? Pero 29! Bo, ito yung on course na kahit yung gold lead, hindi ganun kalaki, roughly 2K lang. Dikit ang laban, mga kaibigan, parang boxing lang or parang score lang sa basketball. Para score lang sa basketball, 29-29. Pero 1-0 na pala to para sa Exaltion Pride. Game 2 na to. So game 2 na to, mga kaibigan. So, do or die sa Extreme Crusaders pala to. Naka-ferate yung Lunoxon, kaya ayun, 4 people down sa side ng Exaltation Pride, tapos isa lang ang patay sa side ng Extreme Crusaders, and mukha ngayon nga, wala na. Ayun, wiped out. Mm-hmm. So mo ang game 3 ang aabutin dito ng Extreme Crusaders at Exaltion Pride. Nag 1-0 lead na sana sa Exaltion Pride, pagkakataon nila para ma-clean sweep. Oo. No? Ng 2-0 fight, pero hindi ibinigay. Panalo na, naging bato pa. Nakahanap kayo ng katapat nyo. Kumbaga. Yung karma. Oo, nakahanap ng katapat. At yun, Extreme Crusaders, congratulations to them. They were able to tie the series into a 1-1, forcing a game number 3 for that game na. Oh, nag 1-1 to. So, this is going to be a 2-1 for sure. Ewan lang natin sino manalo. Pero that's a 2-1 for sure. Kasi parang nag-1. So, feeling mo din ba 2-1 to? Feeling ko din eh. Oo, din. Feeling kasi nanalo eh, di ba? Alam ko nang 1-1, tapos nanalo lang yung isang team. Oo, tapos di natin naloy. So, let's see. Tingnan natin dito mga kaibigan. Ito na ang ating game number 3. Nakapo, 16-2. Ayun, win on side fight na pala ng Exaltion Pride. Nakapo. Grabe. Wala na. ML na sila at this point. Pero alam mo, wala akong pakialam. I'm gonna jump in. Zaman Force pa. Legendary na ang harit na to. Pero of course, baka may muna. Tamang turret muna. May minion wave sila. So, kaya nilang i-throne rush to. Grok, tinaas ang barrier. Kaso mukhang walang mangyayari. Kasi ML na nga ang Exaltion Pride. Gusto nilang manalo. Kaya nga. Masakit, masakit sa damdamin. Pero at least, nabigyan kayo ng one score. Pero talo pa rin. Ganda time journey ng Diggy. Alam mo, nakakatawa kasi si Diggy, kahit sobrang lambot niya, yung time journey niya, on point pa din. On point talaga. Nakakasave pa rin. Kasi may additional, isang sapak, pero baliwala. Walang damage at walang stock ni siguro si Alice. And the wipe out, mga ibigan. So, yun. Going back to Diggy, pag nag-time journey kasi siya nagka-shield din. Mm-hmm. So, pwedeng ginagawa din lang defensive talaga ang time journey. Or, pwede rin niya gawing offensive time journey.
Pagka-pop niya ng time journey, talon agad lahat. Sugod, oh, sugod, di ba? This is Spartan. Oo, Spartans. Di ba, sugod. This is Spartans, mga kaibigan. Eh, yun, pwede-pwede. Kaya ang Digi, good counter talaga yan sa mga team fights, especially kung may Minotaur, may... Tanong ko lang, pag may na Divine Judgment yung Kaja, as in na natigo na, kaya pang inolify ng Divine Judgment, ng time journey. Unahan sila. Pag nauna ang... time journey. Hindi. O, pag nauna ang time journey, hindi ka ma-divine judgment. Pero pag nauna ang divine judgment, hindi mo na makakansin. Ang lakas pa talaga ng divine judgment, no? So, hindi mo na ma-judge yun. Kumbaga. So, kaya kailangan... Pag nalatigo ka, goodbye ka. Goodbye, sakal ka talaga. Sasabumutang ka, dadalhin ka sa kahit saan. Ito, ang ating next fight naman dito, battle between... ano ba to? Ayun, Misfit Gaming at HW Esports. Yung inaabangan mo. Inaabangan ko din, oo. 13-13 na, pero mukhang maganda ang position ng Misfit Gaming dito. Ito pa, ayun, Pak Gunner. Pak Gunner, nasa frontline si Diggy Cass. Of course, yung Red Team Gabi ang damage out. Pero nasipa ni Joseph pag bumuha kasi kahit na pumapalag. Yung Blue Team, galing din naman ng HW Esports na to. Ano yan? Ano yan? HW, holding hands while walking. Wow! HWW. Esports. Esports. Holding hands while walking, mga kaibigan. Pero ito na, naku po. Another team fight ulit dito sa bilang banda. A Blazing Duet din naman para dito kay Claude. 15-14. Naku, Way of the Dragon pa. Pero natakasan dahil may Purify. May Purify si Kuya Claude natin dito. Ayun, mukhang ma-wipe out na naman yata ang HW Esports. Mag-isa na lang. Isa na lang. Kaso walang minion defense. Wave. Sayang daw. This is why, guys, kailangan nyo i-clear lagi yung minion wave kasi hindi nyo alam kung kailan nyo sila kakailanganin. Kaya, nako, wala na natawa. Wala na silang pakialam. Hindi, nako, yun lang talaga. Yun lang. Misfit Gaming. Game number one goes to Misfit Gaming. Yep, so 1-0 lead kagad to para sa nila. And an early lose para sa HW Esports. Sayang, natalo sila ng game number one na yun, pero... Tingnan na lang natin kung maabawi ba sila para sa game number 2 or game number 3. Kung saan ang aabutin ng HW Esports dito. Pero, I don't know, gandang laban din. Pumapalag na sana ng una. Pero wala sila dun. Hindi man totally one side, pero kontrolado. Parang pag nakuha ng Misfit Gaming yung momentum or yung initiate na kailangan nila, tapos kayo. Wala na, tapos na. Naghihintay lang ng perfect timing yun. Parang ganun. Even though na hindi sila dominant for that game, hindi nila binubug sarado yung kalaban, pero timing lang sa amin. Shoot kayo sa banga. Pero ito na, naupo. Change sides lang na naman ulit tayo dito. Misfit Gaming naman with the one lead na agad, 1-0 lead para sa ating series. Pero pagdating sa score, 5-11. Nako, bumabawi ang HW Esports. Grabe naman po. Pumasok, sino yung pumasok doon? Si Joe. Kaso, nasa gitna siya ng lahat eh. Ito pa. Uy, mukhang HW team yung yung palapit sa base ngayon. Oo, mukhang magkaka-1-1 yata tayo. Minowas Fury pa. Nako, baka mag-1-1 pa nga. Pero patay din naman. Killing spree. Yan. Kaya talaga nababahan si Lunox. Yun lang masasabi ko, guys. Yep. Most but proud is a site na to for HW Esports. Tama ka, Zeus. 1-1 to. 1-1. Unless may miracle play. Yep, okay. So that's going to be a godlike dito para sa Lunox. Pero... Imagine mo kaya mong i-divine judgment yung Lunox. Pwede mong i-reject. Parang ano pa, hinakampas yung base. Yoko nga. Yoko, balik. Yoko mong tatapusin ang laban, kumbaga. Pero wala eh. Hindi ganun na kaya ML game namin. Ben! At least, standing strong HW Esports for forcing a game number 3. Nag-1-1 sila dito. Reverse sweep. Feeling ko baka ma-reverse sweep nila dito. Pero ito, ang simula ng katapusan. Sino matatalo dito? Napaka-poetic naman ang simula ng katapusan. Kasi pag natalo dito, tapos ang career eh. Tama. Bawi nila sa... may wildcard pa naman. Bawi na sa wildcard. Pero ito, Turtle has been taken by HW Esports na agad dito mga kaibigan. But another team fight ulit. Nako po, patay si Kupra. And another one, Nick Aiden. Joe, nako, 9-1. Ayun! Nako po, na-fast forward tayo. Divine Judgment, nahina, nagtabas ng Zaman Force, double kill pa para sa hack. Ito, make that a triple kill. Savage. Maniac lang. Savage na. Wala. Sayang. Kala ko pa naman, nakakita ko ng Savage. Excited pa naman ako. Na-defend ng Lunox for
quite some time yung place, kaso death timer's too high, meron pa silang Lord. HW Esports na to. HW Esports with the 2-1. Kagad sila dito na, oh, magandang laban ng para sa HW Esports. Reverse sweep. Reverse sweep din. So, dalawa ang naging reverse sweep natin sa game na to, mga kaibigan. So, well, yun ang highlights natin for that first week ng Momentum Esports TV Battle. Ang ganda ng mga pinakita natin dito na sa atin ng unang bakbakan, unang 4 days, first 4 days ng Momentum Esports TV Battle League. So, for Monday, itong mga teams na nanalo, mga kaibigan. For Monday, meron pa tayong top 16 na lang tayo. So, for the top 16, we still have here RH Impulse. RH Main, sister team. RH Impulse at RH Main. What if magtapat sila, no? Oo, so, ano yari. Dream High Gaming and Reincarnation Gaming. Para naman sa ating bracket B ng Tuesday, Onyx Main, Ifios Esports, Donkey and Friends, and Omni Esports. Esports. Para naman sa ating Wednesday, meron pa tayo ditong Mortal Gods, MYMP Mystics, Skill Not Luck, at Lumos Maxima. And of course, bracket B, ang pinakahuling day for this week, for last week pala, sorry. Laser, Vicious Kings, Exaltation, Pride, RH Revenge, and HW Esports. Oo, ang ganda na pinakita ng mga lalo. At just to remind you guys, Faramis is an Autobot hero. Baga dito. So, walang hero. I don't think baka this week. Baka this week pwede baka na. Pero na. Depende sa ano na, sa Martian natin kung i-open na ba yun. Or I think baka hindi pa rin kasi masyado pa rin masakit eh. Upside pa rin. Hindi pa rin nakakayanin doon. Hindi pa rin. Yeah. So, most probably that has been ang ating malupit na highlights this week. Thank you so much guys for watching. Again, we have been your host. I'm Yuko. And my name is Zeus. We will see you next time. Yeah, so don't go away. Bye for now. Katotohanan at paninindigan. TMG TV Balita. Mga isyung pinag-uusapan. Mga palitang laman ng pahayagan. Impormasyong dapat niyong malaman. Tatalakayin, pupusisiin, at hihimayin ni Mario Garcia kasama ang kanyang mga panauhin sa harap ng bayan. Face Off! The Manila Times College of Subic trains the body, mind, and spirit of students. It develops their skills in academics, arts, and sports. Education plays an important factor in my life. As a student, I believe that a school environment is a place where we learn not only academics, but also learn and acquire skills outside of textbooks and researches. The peaceful environment of the Manila Times College of Subic is what attracted me the most.
It's free from distractions and you can really focus on studying. The Manila Times College of Subic is different from the rest of the schools that I went to. The school places a lot of importance in the attitude, values, and social development of the students. Aside from this, the school has appreciation in the arts and music. I play the violin, and the school has a really nice music program. The teachers are really good and hardworking at training me to become a better violinist. The difference between the Manila Times College of Subic and other schools is the school's initiative to develop the students socially through clubs and interest groups. Some of these clubs are Junior Entrepreneurs Club for Future Businessmen, Vision Club for Future Photographers. We also have Glee, Athletics, Youth Ministry, Journalism, Debate, and Dance. As the Student Council President, in this short span of time, I've already been exposed to different scenarios that made me a better leader. I thank the Manila Times College of Subic for that. What I like about the Manila Times College of Subic is that it's a progressive school which suits the needs of my two boys, one of which has a high-functioning autism. And during the last school year, they have a great time with the activities that they took part of, like swimming, entrepreneurship, and horsemanship. Here at the Manila Times College of Subic, we treat all our students as individuals, unique, with their own potentials. So in our classes, we put together students of different ages and different levels so that they can help each other grow. This is what is unique about our curriculum, about our college. In the Manila Times College of Subic, every student is one of a kind.